Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa aking YouTube channel. Ito po guys ay batak na po itong motor na to at dinala sa aking batak. Hindi po ito naandar. Ito po ay Honda TMX 155 Platino na kinumbert ko na po ito ng CDI. At dahil namumundi po ito ng spark plug, at ito po ay na-convert ko na po ito ng CDI, pero okay naman po yung takbo niya. Hindi naman po nagreklamo yung may-ari dahil okay naman po yung takbo niya. At ito po ay mausok ang tambutso. Nakakailang bili na po ito ng spark plug at laging malangis ang kanyang spark plug. At syempre guys, dalawang klase lang po ang nakakapundi ng spark plug. Isa pong umuusok na puti at isang umuusok na itim. Alin ba sa dalawa ang may problema kung puti ang usok? Pag puti po ang usok, ang problema po niyan ay nasa block or valve seal piston ring. Pagka puti yung usok. Pero pagka po itim, tatandaan nyo guys, wala pong kinalaman ang valve seal at piston ring. Ang itim po ay sa carburetor nang gagaling ang usok. At isa rin po yun sa nakakapundi ng spark plug ay ang carburetor. Kung tawagin po ng iba ay carb. Yan guys, na-convert ko na dati siya ng CDI. Ginamit ko rin po dito ay pang export. Pero yung mga una pong nakakita ng aking conversion na CDI na platino na ginawa kong CDI, hindi po ito yung motor na yon. Ito po ay matagal ko na rin nagawa at ito ay naka full wave na rin. Ako na rin po nag full wave nito. Wala pa po akong YouTube channel. Nagawa ko na po itong motor na to. Siguro po mga 1 year po mahigit na or 2 years na. Itong motor na to, ito ay na full wave ko na at nagawa ko na rin CDI. Dahil yung iba nagtataka bakit wala bang kunya yung ating magneto. Hindi naman to guys iikot, basta hapit lang yung inyong tornilyo. At isa pa, pwede naman nating lagyan ng kunya. Kaso nga lang guys, hindi ko masasabi sa inyo na perfect yung gawa natin kung paano natin ilalagay sa tamang posisyon ang primary. Dahil misan, nasisira lang po yung kanyang plate. Kung mapapansin nyo po, may mga butas na rin yung plate niya. At nahanap na natin yung tamang posisyon. Kaso nga lang, palyado. Pero kung wala siyang kunya, mahanap nyo yung tamang posisyon ng pagkakatiming ng CDI. At yan guys, hindi naman siya nabitaw. Simula po nung ginawa ko, hindi pa raw ito nakakalas. Ngayon pa lang, kasi ako lang po yung gumagawa ng motor na to. Yan guys, kakalasin nyo lang yung tornilyo sa ibabaw. Yan guys, tatanggalin nyo yung cylinder head. At saka pala guys, ang platino po na 155, kalimitan po ay iisa lang po ang kanyang valve seal.
Guys, mapapansin nyo, walang valve seal yung isa. Sa Japong, iisa lang ang valve seal lang di platino sa kanyang cylinder head. Dahil guys, masama na yung black nito. At ito ay last reborn na. Ayaw ng palta ng may-ari ng piston ring. Gusto niya ng palta ng bagong black. Papalta natin to ng bagong black. Yan guys, maganda pa talaga ang pyesa nitong Honda TMX 155. Yan guys, pag tinanggal nyo yung lock, lalagyan nyo lagi ng basahan. Kasi baka mahulog yung lock sa ilalim ng makina. At yan guys, yan yung bago nating cylinder with piston kit ng TMX 155. Dalawa klase guys ang nalabas na piston. Isang manipis at isang makapal. Ibig sabihin, yung kanyang piston ring ay magkaiba. Pero pwede rin naman gamitin yung alin sa dalawa, pwede rin naman yun. Wala lamang pagkakaiba. Yan guys, meron siya dito model TMX 4-stroke cycle top O-ring 1T second ring. Ibig sabihin ng guys yan, may pagkakasunod-sunod yung kanyang piston ring. Side up, tower, top piston, if it's strong will be born, the oil and upper with song. At yan guys. Ito guys ay makakapal ang kanyang ring. Sa Japong ang mga diplatino ay ang kanyang ring ay makakapal po ang ring. Hindi po kagaya ng CDI, maninipis po ang kanyang piston ring at pantay po ang piston. Pero pwede rin po itong gamitin dito ay sa CDI. Pinagkaiba niya lang ay sa piston ring at piston. Yan guys, may nakalagay naman ditong 2T. Sabihin, sa ilalim yung padalwa. Yan guys, nakalagay 1T. Yan guys, ay taas yan. Siyempre guys, may nakalagay naman siyang Entek Exhaust or Exhaust. Yan guys, lalangisan nyo yan ang piston at ring, pati na rin yung black. And gasket, original po yung ginamit natin ditong gasket. Sinasabi ko sa inyo guys, no maker. And dowel pin. Kailangan guys, kompleto rin lagi yung dowel pin at huwag nyo kakalimutan. At yan guys, may washer siya dyan sa cam follower. Kailangan may washer din sa cam follower. And guys, panoorin nyo lang yung pagkakabit ng piston sa block.
And kailangan nakababa yung cam follower. Yan guys, yan yung gasket. And dito naman tayo sa cylinder head. Papalit naman tayo dito ng bulb seal. At yan guys, ang bulb seal nito ay nasa exhaust or exhaust. Is magkatunog din naman yon, exhaust or exhaust, okay lang yon. Siyempre guys, testingin nyo yung Entek bulb. Hindi naman singaw yung Entek bulb at kaya hindi na natin to kakalasin. Dahil wala naman itong bulb seal, yung exhaust lang ating tatanggalin ang bulb seal. And guys, yan yung bulb seal. Siyempre, kailangan natin itong i-grinding compound. Asenta barbula. Para walang kasingaw-singaw yung kanyang bulb. At malakas ang compression. Alam nyo po ba guys, ang compression ay nasa 4 stroke. Hindi po mabubuo ang 4 stroke kung wala ang compression. Sinasabi po nating 4 stroke ay kailangan po isama-sama yan. Meron po tayo dyang Entek, exhaust, compression, power. Yan po guys, kailangan kompleto yung apat na yan. At hindi mabubuo ang 4 stroke kung kulang ang isa. May power nga, wala naman ang compression. Meron kang Entek, at exhaust, wala ka naman compression. Yun po guys yung sinasabing 4 stroke. Sana po guys may natutunan kayo kung anong ibig sabihin ng 4 stroke. Yan guys, oversize na yung tornilyo dyan. Kailangan guys may puncture kayo. At itetest natin kung hindi singaw yung kanyang bulb. Yan guys, okay na. Hindi naman singaw yung bulb. And lalagay nyo yung push rod. Saka pala guys, pag nagsala yung lagay nyo dito ng push rod, maaari pong malaglag ito sa ilalim. At maghuhugot pa kayo ng cylinder head. Kailangan na i-shoreball nyo at pagagalawin nyo yung magneto kung nakalagay na yung push rod. At wala na itong guide kasi meron pa itong nakalagay ditong guide. Wala naman basta-bastang nabibili nun. And pwede naman siyang wala. Yan guys, chuchu na pinatin. Kailangan unang lulubog itong kaliwa. Bibilang kayo ng isa. Pag lumubog na yon, nakaisa na kayong lubog,
And gagalaw naman tong intek. Padalwa. And pag nakadalwa na po kayo, magsasabay po siya. At yun guys, kailangan hindi nagagalaw yung pareho. Yun guys yung pag-tune up ng lahat ng 4 stroke. Kailangan guys, unang gagalaw ang exhaust. Sunod, ang intake. At magsasabay sila. Pag po hindi na gumalaw, yun na po yung timing. Kailangan guys sa hindi nagalaw at doon tayo magta-timing ng tune up. And syempre guys, bago nyo takpan tong tapet, kailangan titingnan nyo kung nabomba yung ating oil pump. Guys, paanda rin natin. Kaso nga lang, wala ang gasolina to. Laman lang ng carburetor. Kasi guys, umandar din kahit walang laman yung carburetor. Kakaunti ang laman niya. Kasi wala pang tangke. Yan guys, ang lakas ng kanyang bumba ng langis. Lagi nyo guys, check kung nabumba ang langis. Napakahalaga nito. Bago nyo takpan tong tapet cap. Yan guys, kita nyo naman. Walang kausok-usok yung nalabas sa kanyang exhaust. Ganda lang andar. Ang ganda mag-minor. And guys, pinatay ko na. Okay na. And guys, nilagay ko na yung tambutso. Sa nga pala guys, mabasa pa yung malangis pa yung tambutso nito. At medyo may uusok pa dito na bagya. Dahil sa tagal nitong nausok at matagal na tong pipe na to na nakakabit, meron pa kayo mapapansin ditong usok kasi gawa ng langis. Pero mawawala naman siya. At yung mga iba po nagpapalit ng black, sana maunawaan nyo kung bakit nausok pa, pero mawawala naman po yun. At maraming salamat po sa mga nanood dito. At God bless po sa inyo lahat. At salamat po sa mga subscriber ko. And sana po may natutunan kayo dito sa video ito.